Good morning, magandang tanghali, magandang gabi, good afternoon. Ito, isishare ko po sa inyo itong videos na to. Huwag niyong kalimutan ang aking YouTube channel, Roman Orasyon Vlog, aking Facebook page, Papi Birds Vlog. Ito, isishare ko po sa inyo ito. Itong ang pinakamagandang i-share ko na importante sa buhay ito. Huwag po ninyong i-skip itong videos na to. Ito ang importante sa buhay natin. Ito po ay sinyalis sa kulam, barang, laman lupa, palipad sa hangin, demonyo, kaluluwa, diwinding itim, kapreng itim. Ito, isishare ko po sa inyo kung ano ang sinyalis. Number one, yung kulam. Ang sinyalis sa kulam, kapag kayo ang masakit na ulo, pag masakit ang ulo po ninyo, ang limit talaga sa sakit ng ulo, normal sa tao, 3 araw lang. Pag mulagpas na 4-5 hanggang 10 hanggang forever na, ibig sabihin dun, ginagawa ka na or iniinggitan ka na. Yun ang kulam. Pag kayo din ang number 2, kapag kayo gibarang, daming pamaraan sa barang. Number 1, yung mga kampon sa kadiliman, pumunta yan sa banda yan. Hanap na sila ng ilalagay sa katawan mo. For example, balabak. Kahit anong ilalagay na balabak, lagyan nilang mga orasyon o mga makati. Tulad niyan, yung sa kahoy. Anong bang tawag niyan? Yung makati. Na ganito kalit yung mga karayom. Ilalagay yan sa katawan, tatanggalin yung laman. At saka yung karayom na maliit para ilagay sa katawan. Yun ang barang. Pangatlo, ang sinyalis sa barang, sa pangatlo, kapag maglalakad ka para kang lasing, maglalakad ka para kang lasing, inuupinsahan ka na, nag-uumpisa na sa'yo yung nagkulam sa'yo. Kasi hindi mo maintindihan yung sarili mo, naglalakad ka para kang lasing, para kang lasing. Ginagawa pala or iningitan ka yung taong kumagambala sa'yo. Yun ang sinyalis ang kulam. Pang-apat, kapag matulog ka, ang tinitira sa mangkukulam, yung mga demonyo, ang tinitira nila gabi. Depende lang yan sila, nawala silang trabaho. Pero kadalasan gabi ang tinitira nila. Kasi yun ang dinadasalan nila sa mga demonyo. Makinig po kayo itong pang-apat na ginawa sa mga demonyo. Pag matulog po kayo, paggabi, masakit ang ulo, masakit ang mata, manghina yung katawan, at laging ka ba ang iyong dibdib? Laging ka ba ang iyong dibdib kapag kayo ang tinitira sa mga banggitan na mangkukulam? Nakatulog na yung pamilya mo, ikaw gising pa yung diwa mo. Maramdaman mo yan kapag ikaw kinukulam ka. Laging tumitibok ang puso mo. Tumitibok talaga ang puso mo pag ikaw kinukulam. Yun ang sinalis ng mga kulam. Hanggat hindi ka makatulog ng buong gabi. Yun ang ikaapat na sinyalis na kulam. Ikalima,
Kapag ikaw din na maglalakad, na kapag may bumubulong sa'yo, na parang may tumatawag sa'yo na bigla, magtaka ka na lang, bakit tinatawag ako? Paglingon mo side by side, wala pala. Yun ang spiritual na lagi kang ginagabayan sa mga demonyo. Kasi tinitira ka na. Lalo na yung marka bungo, ilalagay yun doon sa minteryo at nadasalan niya nila Martes, Bernes, kalahating gabi, doon nila dasalan. Yun ang pinaka delikado. Yun ang paktum. Pinapaktum ka na sa mga kampon sa giniliman. Panganim, kapag masakit ang inyong mata, nasa tingin mo, masakit naman ang mata ko, bakit ganito? At manglabo yung paningin mo. Yun ang sinyalis sa kulam, pang sakit ang mata, parang nandun sa lalim ang sakit. Then baka tapos pag lagyan mo ng antipara, medyo sumasakit pa rin yung ulo at yung mata mo, parang hindi ka talaga mapakali. Yun ang sinyalis sa kulam. Yun ang sinyalis sa kulam. Pang-anim yan. Kaya, kapag kayo na malapit sa manggagamot, na manggagamot talaga, na may kadalasan talaga yung manggagamot na mangkukulam, gamot, mangkukulam, gamot, huwag kayong lalapit yan. Lalo na dyan, yung mga may pira, at makita nila na yung mga manggagamot na mangkukulam, pira lang yung habol, hindi lang yung kapakanan sarili na Diyos talaga na para makatulong ka sa mga tao. Itong sinuot ko, 10 elements to. Yan. Dipinsa ng mga kulam, barang, palipad sa hangin, kaluluwa. Ito na naman, ang kaluluwa, kapre, diwinding itim, yung mga itim diwindi, mga salbahe yun. Pag makasapi yun to sa katawan po ninyo yan, hindi kayo mapakali. Kapag matulog kayo, lagi yan sila bumubulong, lalo na yung mga babae. Walang pili yan sila, tumitira yan sila, yung mga kapre at saka diwindi. Hanggat kayo kukunin ng buhay, kaya yun. Eh ngayon, yun ang mga sinyalis sa mga kulam. Kaya kayo, marandaman nyo po yan kapag kayo kinukulam ng tao. Kung halimbawa kayo, magpapagamot kayo sa akin, ipapangako ko na gagamutin ko kayo. Ito ang akin ginagamot. Walang bayad to, kahit piso, walang bayad. Gusto ko nga makatulong sa mga tao. Piliin po ninyo, kapag kayo kinukulam, pipiliin po ninyo yung tao na magpapagamot kayo na sigurado. Kasi may kadalasan yung mga gamot ngayon na marunong ding mangkulam. Kaya lagi kayong inaasa, asahan, magaling naman kayo, sunod naman buwan, masama ng pakiramdam. Eh ngayon, lagi kang pabalik-balik sa ginagamutan mo. Kaya, yun, bayad naman, bayad. Yun ang mga kampon sa kadiliman. Pero nagtataka po ako sa kanila, bakit talab yung pangagamot nila. Kasi, haluan kasi nila yung Panginoon. Alam mo yung Panginoon natin, walang laman, walang buto, espiritual. Kaya kayo, diyan kinukulam. Yun ang mga sinyalis. Kadalasan yan. Masakit ang ulo, masakit ang tiyan. Kasi anormal ang sakit ng tao, tatlong araw lang yun. Tatlong araw. Ang sakit ng tao. Pag-abutan ng 4, 5, 6, 7, walang ibang ginagawa. Kulam na yan. Yung kadalasan yung iba, na hindi naman kwanto ha, hindi naman lahat, na mga ibang reliyon, wala naman akong tinutumbok mga reliyon, na yung, hindi naman sila maniwala yung iba,
kasi kuan lang daw. Kasi dami kong naingwintro na mga reliyon na ganito, na lagi daw sila, pag halimbawa ngayon na may kamag-anak, may isang kamag-anak ako na gusto ko gagamutin, ang sabi niya na huwag na gamutin, mananalig lang tayo sa Panginoon. Ito ang pumasabi kung mananalig ka sa Panginoon. Noong hindi ka pa nagkakasakit, hindi ka nananalig sa Kanya. Ha? Noong hindi ka pa nagkakasakit, hindi ka nananalig sa Kanya. Noong nagserbisyo ka sa Kanya, sa Panginoon, alam mo kung bakit? Hindi ka tatablan ng mga kampon sa kadiliman o demonyo. Kaya nilalagyan ka, kaya tagos yung paggawa sa mga demonyo sa iyo. Kaya hindi na yun matatanggal hanggat hindi gagamutin yung mga gamot na banggitan. Kaya kadalasan yung iba, na ibang reliyon, may mga kamag-anak sila or pareha sa reliyon, mananalig sa Panginoon. O totoo, mananalig naman sa Panginoon. Pero, nung taong sinasabihan mo na mananalig ka sa Panginoon, nung maganda pa yung pangangatawan niya, kinakalimutan niya ang Panginoon. E ngayon, binigyan siya ng sakit sa mga demonyo. Yun ang sabi Panginoon, noon hindi mo ako tinatawag, pinabayaan mo ako, pabayaan kita. Sabi yung Panginoon, pabayaan kita, pero may solusyon. Kaya inutusan ni Lucifer ang Panginoon na maganda magdala sa mga ihimplo or mga jablo. E sinusuway siya. Nagkakasala si Lucifer kasi na tukso sa demonyo. Kaya bagsak siya ngayon. Kaya yun talaga ang tatandaan po ninyo. Ako bilang isa akong mga gamot na gusto ko tumulong sa mga tao. Sinasalaysay ko po sa inyo, itong pagbigkas sa Panginoon, spiritual, para din ako makatulong sa mga tao. Katulad yan, kinukulang barang. Gagawin ko yung paraan. Tatawagin ko yung Panginoon na pangalawang buhay, na siya ay magbagong buhay. Kapag yung manghuli ko yung mangkukulang, ang sabi ng Panginoon, Exodus 22:18, patayin ang mangkukulang. Kaya yun ang ginagawa ko, pinapatay ko yan. Kaya pag ginamot ko isang tao, pag sabi ko baklas, pagkatapos kong puputulan ng liig sa pamaraan sa espiritual, pagkatapos ko niyan, pag magtanong ko sa isang tao, anong feel mo? Anong naramdaman mo? Walang ibang sasabihin nila, maganda. Magaan na po ang naramdaman ko, hindi katulad dati na hindi mo akong ginagamot. Ngayon ginagamot mo na ako, maganda na yung pangangatawan ko. Kaya yun, ang pinaka kuan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. At kayong mga mangkulang, payo ko sa inyo, magbagong buhay na kayo. Huwag na kayong gumawa ng kahit ano-ano. Tao tayo. Babalik tayo, mamatay tayo sa na balang araw na kukunin tayo sa Panginoon. Babalik tayo sa abo. Ngayon, nagkakasala ka sa mundo. Doon ka sa apoy na walang tigil habang buhay ka doon lumalangoy. Kaya kayong mangukula, magtigil kayo, babasagin na yung mga ginagawa ninyo. May sarili kayong Diyos-Diyosan eh. Huwag ninyong sayangin yung buhay ninyo. Kung naingit kayo, magsikap kayo. Huwag ninyong gamitin sa mga, about pa sa mga manyika o ano pa dyan, dadasalan ninyo, o ilang bernes bang dadasalan ninyo, iwasan ninyo yan. Kasi hirap tao lang tayo, instrumento, ginawa tayo sa Panginoon. E ngayon, kakapit kayo sa demonyo. Wala. Kaya sa lahat na nanonood dito, itong aking video, makikinig kayo. Kapag kayo kinukulam, alam po na ninyo na sinyalis sa kulam. Hindi kayo makatulog, tumitibok-tibok yung puso mo, sakit yung ulo mo, mainit yung katawan mo, yun ang kwan sa kulam. Alam mo yung kulam, grabe yan. Pag hindi magapan, mamatay ka talaga sa kulam. Mamatay ka. Hindi mo maagapan yan, patay ka.
Kaya, yun ang sabi nila, na nagkakasala ka noon, magbagong buhay ka. Kaya, pagkalimbawa kayong paggamot, kahit saan kayong mga gamot, na huwag kayong magpagamot yung langis-langis lang, yung hula-hula lang, ganito, ito, ganito, lagyan ng langis. Hindi tatalab yan, kasi malakas yung mga demonyo. Hindi tatalab yan. Hanap kayo ng paraan. Number one, magdasal lang kayo, araw-araw, baka patawarin kayo sa Panginoon. Dasal lang, araw-araw, gabi. Dasal, dasal. Yun lang, may papayok sa inyo, dasal lang. Kaya, taulan tayo. Huwag kayong magpabaya sa Panginoon. Buhay, walang laman, walang buto, espiritual yung ating Panginoon. Siya nagdala sa ating buhay. Kaya siya ang alam niya. Yung mga demonyo, talas yan. Pag once na patawarin ka sa Panginoon, kung ano ang nagawa mo sa kasalanan sa mundong ito. Kaya yan. Kaya tandaan po ninyo mga sinyalis sa kulam, ha, barang. Lalo na ngayong lagyan ka ng ano man tawag yun, yung kuwan sa dagat, lumalaki ang tiyan mo, lumiliit, ganyan yan, kulam yan, barang. Ang bawal yan, daming mga bawal sa pagkain yan. Kukontrahin ka yan. Kaya nanawagan ako, huwag po niyang skip to itong videos na to, kailangan po ninyo ito. Kapag kayo magsakit ang ulo ninyo, tatlong araw lang ang sakit na normal na tao. Pag malagpas ang 4-5-6, ibig sabihin doon, ginagawa ka na, inaupinsahan ka na, umpisahan ka na sa pagkukulam. Hanggat manghihina ka. Walang ibang sabihin, apunta akong doktor, bakit nagkaganito? E ngayon, pagpunta sa doktor, anong finding? Nga, distress, antibiotic, doon ka talaga manghihina. Kaya, ito, para makatulong ako sa mga tao, ito pong aking ginagawa, binigyan po ako ng Panginoon na itong content na makatulong sa mga tao na nangailangan. Grabe hirap ang buhay ko sa aking ginagawa, pero alam naman sa Panginoon na nagserbisyo ako sa Kanya na makatulong ako sa mga tao na nangailangan. Kung kayo kinukulam dyan, barang, palipad sa akin sa lahat-lahat. Dito lang po ako. Huwag niyong kalimutan ako. I-PM lang ninyo ako. Tutulungan ko kayo sapagkat nandito pa ako. Wala akong hinihingi na bayad. Kahit piso, wala akong hingi na bayad sa panggagamot ko. Gusto ko makatulong sa mga tao. Depende sa inyo. Kung magbigay kahit kunti pangbili ng kandila, tatanggapin naman sa pamaraan sa espiritual ng Panginoon. Pero kung maningil ka ng sobra, maningil ka ng 10,000, 5,000, 20,000, 5,000, 2,000, di na yun, demonyo na yun. Ang akin, wala akong tinatanggap na bayan. Gusto ko tumulong sa mga tao. Servisyo ko to sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung makatulong ka sa tao, ang sarap sa pil na makatulong ka. Totoo yan. Kaya huwag niyong kalimutan yung aking YouTube channel, Roman Oracion Vlog. Ito pong aking Facebook page, Papi Balls Vlog. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Sana huwag niyo po itong i-skip itong video. So, ituloy niyo to. Niyo ito. Kasi para alam po ninyo kung anong sinyalis sa kulam. Alam po din ninyo na mapasokan kayo sa mga demonyo, sa mga espiritual, sa lahat-lahat. Kaya, ito lang mapapayo ko sa inyo. Ang normal ng sakit ng tao, tatlong araw lang. Normal na sakit ng tao, tatlong araw. Tandaan po ninyo ito, tatlong araw lang ang normal sa sakit ng tao. Pag lumagpas na yan sa 4-5-6, ibig sabihin dun, inuupinsahan ka na, iningitan ka na, yun ang tandaan po ninyo. At maraming salamat sa inyo, at mag-iingat kayo dyan palagi. Huwag niyong kalimutan yung aking YouTube channel na sana makatulong lang kahit pindot lang sa multiplication at saka sa aking Facebook page. Makapindutin yung notification bell itong aking YouTube channel at mag-follow kayo sa aking
pa Facebook feeds. Para patuloy tayo. Para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat. At God bless. At mag-iingat kayo dyan palagi. Dasal lang. Dasal. Dasal lang sa Panginoon. Kasi ang Panginoon may spiritual tayo. May anghel tayo bawat isa. Kaya ang sabi ng Panginoon, tawagin lang po ninyo ang aking pangalan. Nandito ako na makatulong sa inyo. Pag hindi nyo tatawagin yung Panginoon, araw-araw, malayo talaga. At yung mga demonyo yung lalapit sa inyo. Kaya, kung anong bisyo mo, iwanan mo yan. Wala kang mapala sa bisyo. Wala kang mapapala sa bisyo. Iwanan yung lahat-lahat. Ako noon, nalulung ako sa sugal. Sugal, lahat ng mga tukso. Yun. Grabe pagsubok sa buhay ko. Iniwanan ko lahat. Yung sugal, iniwanan ko lahat. Yung mga natukso, kasi tao lang tayo matukso. Pero depende lang sa sarili natin. Iwanan nyo lahat yan. Kasi demonyo yan. Lalapit ng lalapit niyang demonyo yan sa inyo. Huwag kayong magpadala sa mga demonyo. Kasi ang demonyo, nandyan lang sa gilid ninyo. Delikado ang buhay nyo dyan. Maraming salamat po sa inyo. Hanggat dito na lang ako sa aking video. Ito po ay sinyali sa kulam. Kayo kinukulam, siguruhin po nyo magpagamot kayo na sa magandang manggagamot. Tulad sa akin, tatanggalin natin yan. Ito pala yung 10 elements ko. Yan. 10 elements yan. Sinusuot ko yan. Dami kong mga, kwan ito, Trispicus Dignum. Yan ang Trispicus Dignum. Yan. Trispicus. At saka itong mga gamit ko. Yan. Kapag kayong kapag kayo lumapit sa akin, hindi kayo ma sa Bisaya pa, dili mong magmahay sa kuwa. Sisipagin ko. Hanggat tatanggalin natin yan mga mangkukulam. Akong bahala sa inyo. Mas na mag-ingat lang kayo palagi. Bye-bye.